Kumusta preppers? Ang EFI feature today is a bowline nut. Yung nut na madalas na itinuturo sa mga Boy Scouts. Mabilis kasi ito gawin at madali lang. Marami itong gamit, ano? Pero siguro ang pinaka simpleng halimbawa dyan, yung ginagamit sa duyan. Katulad ko, nung bata ako, wala namang online noon, ano? So kami sa bahay, gagawa kami ng sariling duyan gamit yung mga kumot. Yung kumot, titiklopin ng dalawa para mas matibay. Tapos yung magkabilang dulo niyan, yun yung tatalian. Yung natitirang lubid, yun yung itatali sa magkabilang dulo rin, sa poste o kaya sa puno, para may anchor yung duyan. Yun yung gagamitan na ng bowline. So kahit ano pang bigat, kahit ano pang gaano pa kalaki yung uupo or higa dun sa duyan, hindi siya basa-basa babagsak kasi matibay yung bowline nut na ginawa dun sa anchor. Okay? Isa pang gamit niyan kapag may mga baha or flash flood, natrap ka na sa tubig, kung merong nagbato sa'yo ng lubid, imbis na hawakan mo lang yung ano, yung lubid na ibinato sa'yo nung tumutulong sa'yo, mas maigi yun na itali mo yun sa katawan mo para kapag hinila ka, hindi ito basta-basta makakawala sa'yo. Nakahawak ka pa rin sa lubid at nakatali ito sa, ano, sa katawan mo. At ang pinakamaigid na gamitin na nut doon is bowline. Kasi habang loaded ang bowline nut, mas tumitibay kasi ito. Yung fixed loop na nagagawa ng bowline. Pero gusto ko lang din i-point out na ang bowline nut, araw-araw natin ginagawa ng mga Pilipino. Practical kasi ito. Narinig ko nga sa tiyuhin ko dati yung taling kalabaw. Nung tinignan ko kung anong klaseng nut, nakita ko bowline. Bowline nut talaga siya. So, katulad namin sa aming pamilya na karamihan magsasaka, lolo ko, mga tiyuhin ko. Maliit lang yung bukid namin pero meron kaming dalawang malalaking kalabaw. So, dapat secure yan lagi kasi baka makaalpas. Usually, tinatali ang kalabaw or baka para kapag lilipat sa isang lugar, kapag papakainin ng ano, ng mga damo, minsan tatalian yan sila kasi para hindi makatakas. At pag titiga mo, bowline yung gagamitin dyan. Kasi madali lang siyang gawin, pero madali din i-antay. Hindi siya komplikado. And then, hindi katulad ng ibang klase ng pagbuhol na paikot-ikot pa. Ang bowline, isa or dalawang loop, magagawa mo na yun. Okay? So, tayo sa Pilipinas, meron tayong mga konsepto talaga ng pagbuhol noon pa. Pero, matagal na natin ginagawa ito at araw-araw. Dahil likas naman tayong mga mandaragat, mangingisda at magsasaka. Practical kasi sa atin ang mga tamang pagbuhol. Okay? Huwag po kayong aalis at ipapakita ko ngayon yung tamang pagbuhol sa bowline. Sa Boy Scout method ng bowline nut, may termino tayong mga gagamitin. Ang standing end, ang dulo, na running end, at overhand loop. So step 1, gumawa ng overhand loop, ikot clockwise. Pagkatapos, step 2, ipasok ang running end sa ilalim ng overhand loop. Step 3 naman, ipwesto sa likod ang running end sa likod ng standing end. Step 4, ipasok sa ibabaw, galing sa ibabaw ang running end, papasok ng overhand loop. Yan na mismo ang bowline nut at hinihigpitan yan sa pamamagitan ng paghila sa standing end. Habang loaded, mas matibay ang bowline nut, pero madali lang din siya i-antay dito sa likod ng standing end. Mabilis, madaling gawin, pero matibay.